Ms. Barr, ng kataas-taasang hukuman ng Korte Suprema ang bagong talagang Presidential Advisor on Poverty Alleviation si Atty. Larry Gadon. Ito ay may kaugnayan sa viral video clip na kung saan ay paulit-ulit daw minura ni Gadon ang journalist na si Raisa Robles. Ayon sa Korte, scandalous ang naturang video at ang ipinakita raw ni Gadon ay paglabag sa Code of Professional Responsibility and Accountability. Sa naturang desisyon, sinight din for direct contempt si Gadon dahil umano sa kanya mga walang basihang alegasyon ng partiality laban kay Senior Associate Justice Marvick Leonen at Associate Justice Alfredo Benjamin Cagiwa. Sumadala sa unang pahayag na inilabas ni Gadon, maghahain ito ng Motion for Reconsideration o MR para mabaliktad pa ang desisyon ng Korte Suprema. Kaya giit naman ang grupo ng mga abogado na humarap sa media sa pangungunan ni Attorney Mark Tolentino dahil may legal remedy pa rito ay hindi pa final executory ang disbarment. Ang pinagtataka daw nila dito ay nailabas sa media ang disbarment gayong privado at confidential ang proceedings para dito. Binasa lang natin ang rules of court ng Supreme Court, rules of court ng mga abogado at mga sa rules of procedures na nakalagay doon basta hindi pa final and executory, the disbarment proceeding is absolutely confidential, private. The Supreme Court can publish it only if the decision is already final. Wala rin daw verified complaints sa disbarment case. If you read the notice, kung may notice man, may nakalagay doon na complainant Raisa Robles. But Raisa Robles, wala siyang verified complaint na final. In fact, ang nag-file ng complaint, actually walang complaint, is just a simple letter. Sulat lang. Galing sa Foreign Correspondents Association of the Philippines. Isang simpleng liham. Hindi verified. Ano bang ibig sabihin na hindi verified? Sabi ng Rules of Court, if the letter is not verified, it means it's only a private document. If it is a private document, there is no presumption of its authenticity and due execution. Nilinaw naman ni Gadon na hindi siya apektado sa disbarment dahil matagal na rin naman daw itong hindi nag-aabogado. I have not been practicing my profession as a lawyer since 2015. And I got involved in business and in politics that I hardly felt that I was really practicing my profession as a lawyer. And so I am not really affected with this kind of decision. Yung pagiging lawyer, sampu-sang pera naman yan eh. Iba yung, the word secretary is sweeter than attorney. Nilinaw din ito na wala siyang pinagsisihan sa mga actuations o nasabi niya noong campaign period laban sa isang journalist. Kaya naman ako nagkaroon ng outburst noon, particularly dito sa isang reporter na nagkakalat ng kasinungalingan kay BBM. Eh dahil na we are affected by the campaign, sinisiraan niya yung aming principal na candidate, therefore pati kami naapektuhan. And alam niyo naman ang mga Pilipino, napakadaling mapaniwala sa mga paninira. So I had to do something to counter it. Samantala, ayaw naman magsalita pa nito sa merito ng disbarment dahil sa sub judice rule. Sa kabila naman pagkakadisbar kay Gadon, inihagdaman ni Executive Secretary Lucas Persamin na mananatili pa rin Presidential Advisor on Poverty Alleviation si Gadon. Doon sa mga nagsabing dapat ikonsidera ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang binigay na appointment kay Gadon, ay ito naging sagot ng bagong kalihim. Presidente muna siya para siya magkaroon ng power to appoint and remove officials. No? And siguro a friendly invitation to Senator Rizal Ontiveros, kasi sinasabi niya yung qualification ko daw. I would like to have a friendly debate with her, an exchange of ideas so that we can measure the quality of our intelligence. Para sa Diyos at Pilipinas Kumahal, Margaret Gonzalez, SMNI News.